Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Indira Dipatuan Silungan. Isa po akong beneficiary ng MHSD. Dati po akong taga Tambunan, Gindulungan, Maguindanao. Pero sa ngayon, nandito na po kami ngayon sa Barm Village. Barm Village kasi ang tawag namin dito ngayon. Ako po ay isang guro, teacher 1 ng Gindulungan District. Ahan Elementary School po ako na assign. Mayroon po akong 5 anak, pero balo na po ako. Nagtuturo si Ginang Indira Silungan sa Ahan Elementary School simula noong 2003. Sa loob ng 17 taon, 15 kilometro ang kanyang tinatahak gamit ang sasakyan at tatawid sa ilog bago maabot ang pansamantalang gusali ng paaralan. Sa panahon ng panayam na ito, si Ginang Indira kasama ang ilang voluntaryong guro ay patuloy na nagbibiyahe at gamitin ang pansamantalang gusali. Sinusundan nila ang kanilang skeletal workforce schedule para ipagpatuloy ang kanilang misyon para sa edukasyon ng kabataan. Yung bahay namin doon sa Tambunan, Gindulungan, Maguindanao, unang-una po kasi yung nung mamatay yung asawa ko kasi binaril. Kasi doon sa Tambunan, parang may commotion na nangyayari o may barilan. Kahit yung parang strapping lang ganyan, nakikita ko sa mga anak ko na sobrang takot sila. Pati ako, sobrang takot ako. So sabi ko, kailangan ko talaga yung makaalis kami sa lugar na yun. Nandun pa talaga yung takot namin ng mga anak ko. Nandun yung palaging nagbabaril-barila. So once na nakakarinig ng pangputok yung mga anak ko, bumabalik yung takot nila. Kaya yun yung number one na rason ko kung bakit ako naghanap ng bahay dito. Para makamove on or para makalimot yung mga anak ko sa nangyari sa situation, kailangan ko silang ialis doon. Nag-inquire po ako at saka may nakapagsabi rin ng mga kasamahan ko na guro na ito pwedeng i-applyan, mag-apply ng housing dito. So yun, nagpasa po ako ng mga requirements. So lahat ng sinabi nila requirements, mag-fill up ng form, lahat yun na-provide ko. So after a month pa, how many months pa, so na-approve yung application ko. So after approval, pinuntahan namin itong bahay mga 2 to 3 months, nag-move on na kami dito. Bali, naglipat kami dito noong April 2017. Pinalagyan ko ng light at saka tubig para makalipat kasi yung mga anak ko gustong-gusto na talagang makaalis kami doon. Accessible yung mga transaction ko dito sa Cotabato, then okay rin naman yung pag-report ko sa school kay accessible ang highway. Then yung dito naman tahimik po. Tahimik dito yung mga kapitbahay, kanya-kanyang buhay, walang ingay. Oo. Tapos wala kang marinig na yung parang tabiya sa gro na pagtimbaka ganun, palagi may baril-barilan ganyan na pwedeng maka-refresh doon sa takot ng mga anak ko. So dito parang yung natahimik kami, nagkaroon kami ng peace of mind. Tapos yung mga anak ko nandito lang sila sa bahay. Yung komportable po talaga kami dito. Panahon ng pandemic, siyempre ilang buwan po ako nung hindi nakakabayad kasi yun nga pandemic, hindi pa kami maka-access. Pero hindi kami nabawasan ng mga yung mga loans namin, hindi nabawas yung GSIS ng PPSTA. So yung hindi nabawas na loan ngayon, bayad ko naman doon sa housing yung nakukuha ko ng na pera dahil hindi nagbabawas yung mga loans ko sa ibang loan. So doon ko naman binabawas sa housing, kaya wala po akong due. Nung nagkaroon ng itong pandemic, siyempre na lockdown tayo sa bahay. So ito lang yung naging pagbabisibihinan, yung magtatanim ng mga bulaklak. At saka nagkaroon din po ako ng mga sidelines, yung sa Hiang. Kasamahan ko na teacher nagpapasok sa akin sa Hiang International. Ngayon, istakis na po ako ng Hiang International dito sa housing. At saka yung magluto, yung mga pagkain na yung binabenta ko rin din. May magbili yung gina-online. Ang mensahe ko lang po para sa MHSD, maraming salamat po talaga kasi very accommodating. Nung mag-apply ako, parang ang dali-dali lang po. Accommodating, yung payment, madali lang i-adjust kung
kung ano yung mode of payment. At nagpapasalamat po talaga ako sa BARMM through MHSD na nagkaroon sila ng ganitong project. Maraming maraming salamat. Nagkaroon po ako ng bahay, ng peace of mind dito sa bahay na to. So maraming maraming salamat po. Ako po si Indira Silungan, isa po akong beneficiary ng MHSD Housing Project.